Landed a brilliant uppercut to Zimpato. And down they go, both of them. Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Bulano prospect Jake El Bambino Amparo ay malapit-lapit na nga po ito sa isang world title shot. Matapos nga ang impresibong panalo nito sa Japan laban sa undefeated at world rank na si Kuki Kobayashi ay nabigyan nga ito ng pagkakataon para sa IBF Minimum Title Eliminator ngayong darating na Disyembre 28 na gaganapin sa Bohol. Makakalaban naman itong si Amparo ang former world champion na si Pedro Taduran. Nahawakan itong si Pedro Taduran ang IBF minimum pero nabitawan rin ito. Matapos makalaban ito ang isang Pinoy na si Rini Mark Cuarto at natalo nga ito sa kanilang laban via unanimous decision. Kaya ngayong darating na Disyembre 28 ay parehong pag-aagawa nitong ating dalawang Pinoy fighter ang pagiging mandatory challenger sa Noi IBF na hawak naman ito sa isang magaling at knockout puncher ng Japan na si Kinjiro Shizuoka. Naapat na Pinoy na rin ang tinalo nitong hapon at isa lamang ang umabot sa desisyon. Itong Boholano Pride na si Jake El Bambino Amparo ay galing ito sa napaka-impresibong panalo nito sa Japan. Mayroon itong ring record sa ngayon na 14 wins, 4 losses and 3 knockout. Masasabi natin na hindi knockout puncher si Kabayan. Pero matibay at hindi ito takot magbitaw ng mga kombinisyon. Ang tipong buksingerong talagang hindi nagpipigil. Bitaw lang ng bitaw ng mga suntok na kahit papano ay makakuha ng punto sa kalaban. Sa ngayon ay rank number 4 nga itong si Amparo sa WBC. WBA ay panglabing isa, IBF ay nasa pangatlong pwesto at sa WBO naman ay pang-apat sa pwesto. Na itong kanyang makakalaban naman na si Pedro Taduran ay nasa panglimang pwesto ito sa WBC at sa IBF naman ay nasa pang-apat. Kaya tama lang na pinag-utos ng IBF na paglabanin itong dalawa para sa IBF title eliminator dahil bakante po ang unang pwesto at pangalawa. Pero bago pa man ang kanilang laban ay atin munang silipin kung paano nga ba tinalo nitong si Jake El Bambino Amparo, ang isa sa mga highly prospect ng Japan. Kung saan mayroon nga itong ring record na 6 wins and 4 knockout, na tatlong Pinoy na rin ang tinalo nito. At ito nga sina Ruslan Ico, Marco Jan Rementeso at Chris Ganuza. Kaya ang akala ng kampo ng Hapon ay kaya lang rin nilang talunin itong dayuhang Pinoy na si El Bambino. Dahil mayroon nang apat na talo itong si El Bambino at saka hindi rin ito knockout puncher. Kaya naging kampanti ang kampo ng Hapon sa kanilang laban. At doon na lang nila nagpagtanto na delikadong kalaban pala itong Pinoy. Dahil ang akala nilang walang lakas itong si Jake El Bambino Amparo. Pero pinabagsak nga nito ang Hapon ng dalawang beses. Dito na lang sila natauhan at natakot. Wow.
Haite. Nag-pull. WBO, WBO champion. Kopi man.
lagi yang tidak hidro. Jadi matagumpay ngang naipanalo ni Jake Albambino Amparo ang kanyang laban sa isa sa mga highly prospect ng Japan, kung saan isang heavy underdog nga itong si Kabayan sa labang ito. Pero pinakita pa rin nito ang dugong Pinoy, isang palaban kung saan napahangangan nito ang mga hurado, dahilan para ibigay naman ito ang panalo sa scorecard na 112-114, 109-117 at ang huli naman ay 112-114. Lahat ay pabor ni Kabayan. At hindi nga ito inaasahan ng kampo ng Hapon na ang akala nila ay easy fight lamang ang Pinoy sa kanilang fighter. Dahil sa panalong ito ni Amparo ay naging kampiyon nga ito sa WBO Asia Pacific Minimum Title. Anong sa palagay niyo mga kabusing, kaya ba nitong talunin itong former world champion na si Pedro Tadoran? So yan lang muna ang ating videos sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po!